kabalisahan. Tunog na tunog ang iyong telepono. Hindi mo na masunod ang iyong kalendaryo. Walang katapusan na ang lista ng iyong mga gawain. Patuloy na tumatakbo ang iyong isipan. At pagkagising mo sa umaga, agad kang kukumprontahin ng banayad na ugong ng pagkabalisa na siyang sunod sa iyo sa buong maghapon. Familiar ba? Ngayon, higit sa kailan pa man, tayo ay nababalisa. Masabi kong mayroon tatlong pangunahing kadahilan ang nagaambag sa kabalisahan ng mga Kristiyano. Sa kasalukuyan, una, tulad ng iba sa mundo, ay naglalaan ng napakaraming oras sa mga uri ng liwanag o aliwan, social media, mga app at mga laro na mga mabuting bagay na ito na dapat ay nagbibigay buhay ay sa katayuan ay magiging takaubos ng buhay. Pangalawa, hindi tayo'y naglaan ng oras upang umasok sa templo ng Panginoon na ang puso'y nagdiriwang, na humahantog sa walang kasiyahan at isang hindi panatag na pirsa upang maghangad at mag-ipon ng higit pa at panguli, at ito ay isang partikular na magpahamong pakikibaka sa mga ambisyong propesyonal. Tayo ay nabibagong maglaan ng oras upang palaging palalahanan ang ating mga sarili ng mabuting balita kung paano ang ating pagkakailan kay Kristo. Ay nakapagpapalaya sa atin mula sa ating pangangailangan na patuloy na gumawa ng higit pa. Ito ay maaring magtunog na sobrang payak, ngunit kung ang ating problema ay kabalisahan, ang solusyon kung gayon dapat ay kapahingahan mula sa mga pinagmulan ng kabalisahan upang makahanap ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. Dapat ay regular tayong humiwalay mula sa mga walang humpay na mga kahilingan ng mundong ito. At ang ating trabaho, dapat ay gumawa tayo ng oras upang mapasalamat para sa mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa halip na maghangat ng higit pa, at dapat nating panandaliang ipagbalit ang mga bagay na nakaubos sa atin. Email, smartphone at iba pa. Para sa mga bagay na nakapagbibigay buhay sa atin, mga kaibigan, pamilya, salita ng Diyos at iba pa. Yan ay nakapagbigay buhay sa atin. Sa kabutihang palad, ang Biblia ay may isang modelo para sa ganitong uri ng kapahingahan. Ang Sabat o araw na pamamahinga ngayon, mula ng ilang taon na ang nakalipas, ang araw ng pamamahinga ay isang pangangalan para sa akin. Hindi isang pandiwa, ito ay isang sinaunang salita para sa isang araw na Linggo. Hindi isang bagay na tunay na sinasagawa ng mga modernong Kristiyano sa mahabang panahon. Ang araw ng pamamahinga ay para bang isang legal na gawain para sa akin kaysa isang nakapagandang biyaya ng lutas ng aking pagkabalisa. Ngunit sa maingat na pag-aaral ng mga salita ni Jesus, buong-buo kong nagbago ang aking pananaw tungkol sa kapahingaan, na para bang araw ng pamamahinga ngayon, hindi ko na maisip ang aking buhay nang wala ito. Bukas, makikita natin kung ano hindi ang araw na pamamahinga.
para sa mga Kristiyano sa kasulukuyan at pabubulaanan ang marami sa mga katha ng mayroon ako at marahil pati ikaw ng mahabang panahon tukos sa sinaunang kagawian pagkatapos sa ating paghuling araw. Titignan natin kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa kung paano ang kapahingaan sa araw ng pamamahinga at kung paano ito maaring magawa para sa ating kasalukuyang panahon ngayon. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinilala ang Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Salib, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, maawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan.